So, mga umaga sa ating lahat mga ka-farming, nandito naman tayo sa ating panibagong video at kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, comment, share, and subscribe ka na rin para updated ka sa mga bagong videos ko. So, today's video mga ka-farming is, magkano nga ba dapat ang ipuhunan natin sa isang baboy? So, tara! So, magkano nga ba ang ipuhunan, ang dapat nating ipuhunan sa isang biik? So, ngayon mga ka-farming, no, sa sobrang mahal ng biik, sa sobrang layo, so, itong biik ko mga ka-farming, no, sobrang layo ko to nabili mga ka-farming, tapos sobrang mahal mga ka-farming. So, ngayon mga ka-farming, nabili po namin itong biik na ito sa halagang 3,500. Tapos, pagka next week niyan is naging 4,000 sila. So, I don't know. Sa ibang lugar, kasi sa ibang lugar, nagiging 6,000. Meron din 6,500. Meron din 5,000. Meron namang 2,300. So, nagdidepende pa rin sa lugar mga ka-farming, no? So, ngayon mga ka-farming, ang kagandahan ngayon sa pagbabuyan is mahal ang live weight. Tapos, naman, dito naman tayo sa feeds mga ka-farming, no? Talaga namang to the highest level talaga yung presyo ng ating mga feeds mga ka-farming. Kaya nga'y nahihirapan tayo mga ka-farming. So, ngayon, ang aking biik is 3,500. So, ngayon. So, ngayon mga ka-farming, ina-add ko sa list ko noon, no? Kasi nag-list ako kung magkano ng feeds na nakaid sa isang baboy, no? Tapos hanggang benta. So ngayon mga ka-farming, sa nakikita ko mga ka-farming, no, dapat meron talaga tayong 10,000 pesos sa isang biik. So hanggang benta na yan mga ka-farming. Kasi nga, ang 10,000 mga ka-farming, sobrang laki na yan. Noon mga ka-farming, kikitain yan sa isang baboy sa katay mga ka-farming. Pero ngayon, puhunan pa lang yan mga ka-farming. So, sobrang mahal mga ka-farming. So, kung kaya mo, hindi naman talaga 10,000 mga ka-farming kasi nga, pwede tayong mag-add mga ka-farming kasi nga meron pang bibiling vitamins, porga, at iba pang mga expenses mga ka-farming, no? Yung mga pig drinker. Kung so, magkapuhunan talaga tayo mga ka-farming, no, ng 10,000 or more. Kasi nga, mahal ang biik. Ang kaganahan niyo mga ka-farming is meron kang inahing baboy. Para pag meron ng biik, nagbibigyan ng biik ang iyong inahin, is ikaw lang ang nagpapalaki niyan kung meron kang puhunan. At yan ang kagandahan mga ka-farming kasi malaki rin ang kikitain mga ka-farming, no? So, ito po mga ka-farming is wala pa tong 2 months mga ka-farming, no? 1 month pa lang ito mga ka-farming, kaka 1 month pa lang ito. So, ito naman ang nasa kabila mga ka-farming, no? Sa nakikita nyo mga ka-farming, meron ng butas dyan mga ka-farming. So, siguro yung butas mga ka-farming, no, is magre-renovate na naman tayo kasi yung semento na ginamit is hindi masyadong makapal paglagay mga ka-farming. So, ayan yung nakaka-bad timing mga ka-farming, no, kapag meron tayong bake na palaging binabait yung ating mga semento or yung mga gilid-gilid mga ka-farming. Kasi nga, lagi tayong pabago-bago ng kanilang kulungan. Lagi tayong, ano ba yung tagalog? So, ayun nga mga ka-farming, no, mas maganda kapag meron kang puhunan natin kasi simula ka pa lang. So, ayun nga. Maraming salamat at God bless.